Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kambing, mga kabunyog, no. Mamaya na ho ulit ako magbablog. Off topic muna tayo. Dito muna tayo sa aking napakabait na hipag. Ha? Oy, gising, Sai. Nagkita na naman kayo ng kapatid mo sa korte. Talagang hindi ka nahihiya. Walang yaka, no. Natatawa ako sa'yo. Naawa ako sa itsura mo. Oo. Kasi alam nga, oo, kawawa yung asawa ko dahil winawa lang yan mo. Pero sa mata ng tao, mahiya ka naman. Pero nakita ang mataba siya, di ba? Ah, Gracing Sai. Alaga eh. Ha? Meron. Pa, di ba baka mataas ang sugar ko? Meron akong pantingin ng sugar. Pa, nahilo ko, baka ano, mataas ang BP ko. O, nurse ako nito. O, nurse ako. Hindi ko pinababayaan to. 46 years na kami. At tanga mo talaga. Oh, ako nurse niya. Oh. Ha? Kaya huwag mo akong inaano, ha? Kasama mo na yung paborito mong pampangkin sa korte, ha? Oh, kinawa Japan talaga kayo, ha? Sweat na sweat kayo ng pampangkin mo. Ha? At as usual, ano ba asahan? Nagsinungaling na naman. Walang niya kayo. Magkiyahin ba kayo? Ano ba kayo? Ha? Umayos ka, Gracing Sai. Hindi pa huli sa'yo. Mabigat ang abogado ko. Senyor Nazareno. Ha? Kaya ako napunta rito sa YouTube eh. Doon niya ako, dito niya ako ginaid. Oo. Oh. Eh, alam ka naman, di ko gamitin ito. Dito niya ako tinuro. Diba? Grace Ching Sai. Ha? Sinasabi, ito, bichi na ito. Tumistigo peto. Sa peto, siyong ato eh. Akalain mo ka, sabi-sabi mo eh. Si Manang ko ang naghirap dyan eh. Siya ang nagpalago ng negosyo eh. Kaya, sa kanya binigay ng tatay ko. Oh. Kaya nga, sosyo nga sila, sosyo nga. Kalahati na. Di ba panasihan kayo? Kayo magkapatid? Kalahati na yung nasa pangalan ni Grace dahil hati nga siya sa lahat ng mga property na nabili. Nung galing lang naman kayo sa baba. Umasenso kayo. O, ganun lang yun. Sinama ni Papang yang si Grace Ching Sai sa mga ginawang ni kasosyo kasi maski pa paano. Umi. Ano lang ba naman si Grace Ching Sai? Clerk lang yan ni. Eh. Oh, kumikita lang ng minimum wage nung araw yan. Nang galing na ako ng Saudi, clerk ka pa rin. Oh, Christing sa inyo. Huwag kayong gumawa ng imposible na batas nyo, no? Hmm. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Kalahati na nga yung sayo. Gusto mo pa swapangin lahat? Oh. At paulit-ulit, ewan ko, sa abogado mo, no? Batasi! Ang pag-aari ng magulang, hindi pwedeng i-donate sa iisang anak kung kayo e tatlo. Kayo, siyam kayo. Oh, di ba may vlog ako, napanood ba yun? Abogado yun. Nanunood ako rito eh, tungkol sa mga ganyan, deduct donation. Kaya alam ko eh, may mga ano eh, mga vlogger din na attorney. Oo, mga batas with attorney ganito, ganun ganyan. Nanunood ako kaya alam ko. Tsaka, huwag kang magpatawa, no? Ikaw ang pinakamayamang kapatid. Dahil lahat nga ng kayamanan, ikalahati ay iyo na. Ayon sa dokumento, mga titulo, at kung ano-ano pang pag-aari, nakapangalan sa inyong mag-ama, namatay na yung tatay mo. Hmm. Ibig mo sabihin, sa'yo na lahat, pati pera sa bangko. Ha? Pera sa bangko, and or kayo eh. Oh, di nyo nga maisadla yung, sinasadla mo nga yung bodega, yung lupa na ano, 10 ilang million sinasadla mo, hindi na pwede masadla kung walang pirma yung nanay at tatay mo, di ba? Oh. Ba't mo kasi naisip yan? Anong kademonyo ang kasi pumasok sa tuktok mo? Ha? Para pag-interesan mo yung hindi iyo.
Masakit na naman loob ni mama nung umuwi dito. Ay, Gracie, say. Umayos ka. Nag-aral ka, di ba? Sisimba ka na naman bukas. O, buti nakakaharap ka sa altar. Ha? Di ka nahihiya umaharap sa altar? Binawalang niya mo yung kapatid mo. Sabi ko siya, tanungin mo yung pare eh. O, yan lang. Et. Tapos na yung pagsisinungaling ng pangpangkin mo. Pagsisinungaling ng kapatid mo, pati nanay mo, dinamay mo pa. Wala kang kasalanan. O, ikaw na susunod. O. Sabihin mo lang naman sa korte. Eh, kaya ho binigay sa akin yung tatay ko yun. Eh, kasi ako nagpaali, ako lahat ang nagbabayad ng 1 milyar. Mga ganun lang naman yan eh. Di ba? Ako nagbabayad ng 1 milyar ng mga lupa, ganito-ganito. Ako ho ang nagpalago ng negosyo. Kaya nga kalahati sa'yo. Nung mahina na nga si Papang eh, bumili ka pa ng mga ari-arian na, hindi mo na sinamay pangalan niya, sinulo mo na eh. Oh, di ba totoo? Dati, nung umpisa, lahat ng nabibili ninyong mag-ama, nakapangalan sa inyo. Pero nung lately na, matanda na si Papang, hindi na masyadong nag-aano, lahat ng mga nabibiling property na binibili mo, iyon na lang, pangalan mo na lang, hindi mo na sinama. Oh. Kasopangan na naman yan. Oh. Baka hindi niya na alam yung mga binibili mo na hindi nakasama pangalan niya. Oh, di ba? Baka lang ha, baka. Ay, utuso ka eh. Ha? Tsaka mag-isip ka nga, paano nagkaroon ng donasyon? Dinonate ng lolo niya, yung kanyang apo, eh hindi pa yung anak niya. Nauna pang nagkaroon ng donation, nabigyan ng mana yung apo sa anak. Hindi naman siguro mahirap isipin to. Hindi naman ako abogado, pero nakikinig ako eh. Kasi nga mayroon mga law office. O, tatanong ka sa abogado. Nakakausap mo naman yung mga abogado. O, di ba? O. Eh, ewan ko sa abogado mo. O, nilalaban niya yung hindi naman pwede. O. Deed of donation. Torne. Kung ikaw ba yung kaya bang gawin yan? Kung sa'yo ginawa yan? O, payag ka na yung aari-arian ninyong magkakapatid, ipamamana lang sa isang, idodonate lang sa isang kapatid, doon sa pinakamayaman pa, walang asawa. Ay, Gracie, wala ka asawa, wala ka anak, ang dami mong pera, ba't nakaisip ka pa ng kademonyo na ganyan? Pasalamat ka na sana sa Diyos. Gracing Sai, dapat magpasalamat ka na. Dahil lang galing ka sa wala, ngayon milyonaryo ka. I-share mo yung pag-aari ng mga magulang ninyo sa magkakapatid. Oh, siyam kayo. Yung Epe, oh, tignan mo yung Mano, binigyan mo ng hanap buhay si Epe dyan sa bodega. Tinuruan mo mag-classify ng mais. Nandiyan naman si Anthony. Para hindi na siya kakalat-kalat sa karsada, mamasada, init, ulan. Wala kang konsensya sa totoo lang, Grace Chingsay. Ha? Alam mo ba ibig sabihin ng konsensya? Ha? O talagang, huwag ka na magsimba. Kung wala kang konsensya, hindi ka na dapat nagsisimba. Diba? O. Ay, Grace Ingsay. Ang bait ko sa'yo. Oo. Pag anibersaryo namin, birthday ng kanak, birthday ng kapatid mo, anibersaryo namin yun. Oo, to. June 3, punta ka dito. Punta kayo dati. Punta kayo lahat dito. Dati naman pupunta. Ba't nabigla? Anong klaseng utak na itong ayip na ito, totoo? Ikaw ang sumira nitong sama na to. Ikaw din ang bubuo. Huwag mo nang ipilit yung iyo. No? Isang katangahan yan. No? Pati magulang mo. Pinagawa mong tanga. Meron bang magulang na idudonate lahat yung kayamanan sa isang anak? Hindi ka bobo. Doon sa walang anak, walang asawa, pinakamayamang anak, doon pa idudonate lahat. Ang dinodonate yung wala.
Oh, tsaka ang alam ko dyan sa deed of donation na yan eh, kailangan pipirma pa yung ano eh. Nyari, gaya to. Kailangan pipirma pa yung kapatid ko na waiver na hindi na siya interesado sa property na to. Kung sakaling hindi po pwedeng hindi siya pipirma, yung gagawa ko ng kagaya ng ginawa mo, na deed of donation, pwede pala? Oh, hindi ko alam eh. Oh. Pero nagtanong ako, hindi pwede ganyan. Oh, kasi pag humabol yung kapatid mo, wala kang ano, hindi ka mananalo. Hmm. Kasi, ang sabi, sa mga ganyang klaseng uring deed of donation na ginawa mo, eh not in good faith ka. Oo. Oh, not in good faith. Winalangya mo yung ano, ginawan mo yan, not in good faith. Komo? Oo. Oh. Diba? Ganun. Pwede ka nga ilagay sa libro ng katakataka eh. Kung ba't kaging... Umayos ka, Grace. Maraming nagtatanong sa... Ano ba nung hindi pag may pera? Wala naman siya asawa. Ba, may malay ko. Oo. Oo. Grace yung sayo. May mga kaibigan ako nagsasabi. Ha, Grace yung sayo. Huwag mo naman sanang gagawin. Ha? Sabi nung isang kaibigan ko, pare, mag-iingat ka. Bakit? Baka kung ano maisip ng hipag mo. Baka ipagurgur ka. Hindi naman siguro, pre. Malay natin, sabi nung kaibigan ko. Kung yung kapatid niya, wina lang niya. Ikaw pa. Huwag mo gagawin niyang gago to. Lagi kaya mo, dahil yung kwarte. Ha? Pero yung konsensya, ha? Gracing sayo. Ha? Babae ito. Alaga ko yung kapatid mo. Hindi ko pinabayaan. Maski na nagsama kami ng ipiso, wala siya sa bulsa. Paulit-ulit. Ha? Nung nagkaroon siya, pinupuntahan na siya ng tatay mo. Nangungutang na sa kanya. Utang. Nakapulot kayo ng bangko na walang kolateral. Ah. Dumating to the point, binebenta yung lupa na tinitirigan ng bulok ninyong bahay. Paulit-ulit na naman ako. Nakapagitna kayo sa 2 milyonaryo nung araw. Ngayon, nauubos na. Nabili mo na yung tukimasing. Ah. Pero yung si Don Islao, interesado. Oo, dyan sa lupa na yan. Dahil nakapagitna kayo sa 2 makwarta. Kumo yung bahay ninyong bulok na katuwirik dyan sa gitna. Eh, binigyan kayo ng priority nung may-ari nung lupa. Kaya tumakbo kay Bompin, yan tatay mo. Si Bompin ang bumili. Tapos, winawalang niya mo, kundi kasyunga. Bichi, alam mo yan, Bichi, ka masyado nahihilo sa... Tsaka, may karma ha, may Diyos. Ganda ng pinakitungo ko sa iyo, Bichi ka, Masyal tayo, kumakain tayo sa labas, nanonood tayo sa spoiled ka nga, kagago nito. Naisip mo. At paulit-ulit ako, Grace Singsay. Kung matinuyang ang pag-iisip mo, sabihin na natin totoo. Kaso hindi naman totoo. Na totoo nga yung sinabi mo, sinasabi, pero hindi nga totoo eh, dahil kitang-kita naman, yung mga pirma lang ng tatay mo, binaboy mo pa eh. Ang layo, lalo yung deed of donation dyan kay Kupal na Krisnel. Layo. May isang letra, wala ka mabasa. Oo. Tsaka talagang napakalayo. Oo. No? Kung ikaw ay maka-Diyos, dasal ka ng dasal, syunga, dapat sana, kung totoo ha, yung sinasabi mo na sa'yo nga dinudonate ng ina mo, ng tatay mo, yung mga kayamanan na yan, ha, na napundar niya. Negosyante na yung tatay mo eh. Wala ka pa eh. Tapos palalabasin mo, walang pera tatay mo kundi kasi yung ha. Oo. Balik tayo. Sana nung ginagawa ng tatay mo, kung totoo ha, na Grace, sa'yo namin lahat idodonate itong kayamanan na to para
Grace, sa'yo lahat ibibig, sa'yo namin idodonate lahat itong kayamanan na to. Para ilagay mo sa pangalan mo. Lahat ng kayamanan, pati pera sa bangko. Dapat sana ang sagot mo, ha, kung ikaw eh may nakakaintindi ka, papangwag, dapat ganun. Kung maka-Diyos ka, ha. Wag pa bang, wag. May pera naman ako, wala naman akong anak, wala naman akong asawa. Marami na, tama na yung kalahati sa akin. Yung kalahati, hatiin mo sa aming magkakapatid. Sama ka pa nga sa kalahati. Diba? Kasi nga, heirs ka. Oh, hatiin mo sa aming magkakapatid, kawawa naman yung mga kapatid ko. Oh, total, ako naman eh, wala naman akong asawa, wala naman akong anak. Ganda sana. Sigurado, makakapiling mo ang poong may kapal. O ngayon, tagilid ka. Baka si Satanas ang makapiling mo. Ayaw ka pa huminto. O. Ganda na takbo ng buhay mo. Kundi, ba't mo ginago? Sigurado ka na sa langit pupunta eh. Ngayon eh, wiwindang-windang ka pa pag tinuloy mo pa yan. Sa impyerno ka pupulutin. Tandaan mo. Walang epekto yan. Kakapunta mo simbahan. Wala. Buti nga, di ka umuusok eh. Magandang hapon po mga boss. Krising say. Hindi pa huli. Ha? Magbalik loob ka sa Diyos. No? Huwag kang masyadong malakas yung Satanas na pumasok sa utak mo eh, para ka na-exorcise. Kung mawala ka dyan, may panahon pa. Pakinggan mo yung vlog ko. Baka matauhan ka. Magandang hapon, Grace Tingsay.